Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 268 ng High School League. Naguwa ang malusutan ni Sawakita ang lahat ng malalaro ng Shouko. Naikinagulat talaga ng buong manonood kahit pa ang mga malalaro ng Shouko. Dahil sa husay na ipinakita ang galaw ni Sawakita. Grabe talaga itong si Sawakita. Napakahusay talaga magdala ng bola. At nakakagawa pa ito ng mga desisyon kahit na nasa sitwasyon na alanganin. Kailangan may gawing karukawa para mapigilan ang lalaking yan. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit na playing coach ng Dawan. Mga kasama, uminaon lang kayo at huwag magpapa-apekto sa ginagawang galaw ni Sawakita. Tandaan nyo, tayo pa din naman ang nagpapatakbo ng laban na to. Kaya naman, kailangan natin gawin ang lahat upang matalo ang kupunan ng Dawan. Ngayon, humanda na kayo mga kasama. Dalalamangan ulit natin sila. Yan ang sigaw ni Ryota. Sabay atake na sobrang bilis sa depensa ng playing coach ng Dawan. Subalit, dahil sa napakahusay na depensa nitong playing coach ng Dawan, hindi na magawang makalusot pa ni Ryota sa depensa nito. Ano na Miyagi? Akala ko ba kayo ang mananalo sa laban na to? Pero parang hindi ka ata makakilos sa depensa ko ah. Ngayon, humanda ka. Dahil hindi kita hayaan na makagawa ng play sa posisyon na ito. Ngayon, na isang minuto at 48 segundo na lang ang natitirang oras para sa huling yugto na to. Hindi na kami papayag pa na makuha niyo ang kalamangan sa amin. Kaya naman, humanda na kayo Shouko. Dahil ipapakita namin sa inyo ang tunay na hari sa ligang ito. Yan ang sabi na playing coach ng Dawan. Buisit, napakaigpit ng depensa ng lalaking ito sa akin. Kailangan may gawin ako upang makalusot o maipasa ang bola sa aking mga kasama. Hindi pwedeng magtagal ang bola sa akin. Dahil 10 oras na lang at matatapos na ang laban. Kailangan mapanatili namin ang kalamangan sa kanila bago maubos ang oras. Yan naman ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Mitsui. Nang bigla sumulpot si Sawakita sa direksyon ni Mitsui, sabay kuha ng bola ipinasa ni Ryota dito. Huli ka! Ngayon kami naman ang aarangkada! Tara na Dawan! Bilisan nyo at bumaba na kayo! Dahil kukunin na natin ang takbo ng laban na to! Bilisan nyo! Takbo na para sa fast break! Yan ang sigaw ni Sawakita habang itinidribble na ang bola papunta sa kanilang basket. Subalit, agad din naman itong napahinto dahil mabilis siyang binantayan ng mahigpit ni Rukawa. San ka pupunta Sawakita? Hindi mo na mauulit ang ginawa mo sa akin kanina. Sige na, umatake ka na. Tignan natin kung kaya mo pang gawin ang ginawa mong paglusot sa akin. Pero ito lang ang mapapangako ko sa'yo. Nasa posisyon na ito, ako naman ang pipigil sa'yo. Yan ang sabi ni Rukawa. Habang si Sawakita naman ay agad na umatake sa kanang depensa ni Rukawa. Sabay nag-fake na ipapasa pa kaliwa ang bola, papunta kay Yamato, na naging dahilan upang agad na dumipensa si Rukawa sa kanyang kaliwa. Huli ka Sawakita! Hindi na uubra ang ganyang galaw mo sa akin! Dahil nakita ko na yan kanina. Ngayon, amin na ulit ang posisyon na ito. Yan ang sabi ni Rukawa. Subalit, laking gulat ni Rukawa dahil hindi itinuloy ni Sawakita ang pagpasa ng bola kay Yamato. Ano? Isang fake? Pero hindi ko man lang napansin na fake lang ang gagawin niya. Dahil parang totoong ipapasa niya talaga ang bola. Wisit, naisa niya na naman ako. Nakakaasar, sigurado magagawa niya makalusot sa akin. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Sawakita naman ay tuluyan na nakalusot sa depensa ni Rukawa. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon na takmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, laking gulat ni Sawakita dahil bigla namang lumabas si Hanamichi sa kanyang harapan. At sa pagkakataon na ito, mas nakabwelo na si Hanamichi ngayon para maharangan ito ng sobra ang basket ng Dawan. Hindi ka na makakaisa pa sa akin Sawakita!
Nakatsamba ka lang sa akin kanina. Pero ngayon, sinisigurado ko sa'yo na hindi ka na makakapunto sa akin. Ngayon, humanda ka. Dahil sa posisyon na ito, titiyakin ko sa'yo na magagawa ko na mapigilan ang binabalak mong pagpuntas. Yan ang sigaw ni Alamichi habang sinasabayan itong si Sawakita sa ere. Tignan nyo, nagsabay na naman sila. Subalit, sa pagkakataong ito, mukhang nakauna na si Alamichi, kaya naman, malabong maipasok pa ito ni Sawakita. Ngayon, ano nang gagawin mo Sawakita? Sa malapayong na depensa na may pulang buhok na yan. Yan ang sabi ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, itong si Sawakita ay nagulat talaga sa pagsulpot ni Alamichi sa kanya. Anong klaseng talon to? Parang ibon na dumadagit ng isda. Grabe, sobrang taas ng kanyang talon na hindi ko man lang makita ang basket namin. Buisit, ano nang gagawin ko ngayon? Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili na talaga namang nagulat sa ginawang talon ni Alamichi. Habang itong si Alamichi naman ay tuluyan na anasupalpal itong si Sawakita ng sobrang lakas na naging dahilan upang tumilapon papalayo sa kanila ang bola. At ang bolang nasupalpal ni Alamichi kay Sawakita ay nakuha na nga nitong si Ryota. Habang itong ibang malalaro ng dawan sa bench ay talaga namang nagulat sa ginawa ni Alamichi. O ano? Anong nangyari? Bakit hindi nagawang kuhaan ang foul nitong si Sawakita ang kapatid ni Atochi? Pagkakataon na sana yon para mapatalsik niya itong kapatid ni Atochi sa laro. Pero bakit hindi niya yung ginawa? Hoy Sawakita! Ano bang nangyayari? Bakit mo sinayang ang pagkakataon na patalsikin ang lalaking yan? Yan ang sigaw na ibang malalaro ng dawan. Habang si Sawakita naman ay nakatayo lamang at nakatitig kay Alamichi. Wala na. Wala nang paraan para makapunto sa ganung sitwasyon. Dahil ang kanyang depensa sa itaas ay parang isang pader na kahit isang butas ay wala kang makikita. Nakatakot siya sa itaas ng basket. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Habang si Alamichi naman ay biglang napasigaw ng malakas. Ako! Ako ang henyong si Alamichi! At wag na wag niyong susubukan na sabayan ako sa itaas ng basket! Dahil hindi pa ipinapanganak ang tatalo sa akin sa ere! Yan ang sigaw ni Alamichi. Habang ang buong tropa nito ay nag-cheer talaga para sa kanya. Ang ganda ng ginawa mo, Alamichi! Wala man lang nagawa si Sawakita laban sa'yo! Kaso nga lang, sobrang yabang mo! Eh, gunggong ka naman! Yan ang sigaw ng mga tropa ni Alamichi. Mga loko talaga mga gunggong na to ah. Alam naman nila na moment ko na to eh. Tapos sasapo pa sila sa akin. Kayong mga ungas kayo! Pagkatapos ng larong ito, bubugbugin ko kayo! Mga pasag trip kayo ah! Yan naman ang sigaw ni Alamichi. Habang si Sendo naman ay nagulat talaga sa ginawa ni Alamichi. Grabe! Hindi man lang nakareact si Sawakita sa sobrang taas ng ginawang talon ni Alamichi. Parang isang sisiw si Sawakita na dinagit ng isang agila. At sa buong buhay ko, ngayon ko palang nakita si Sawakita na natrap ng ganyan. Akala ko pa naman sasabitan niya ng foul si Alamichi. Pero hindi pala, dahil hindi na siya nakapag-react pa nung nakita niya ang kakaibang pagtalon nitong si Alamichi. Yan ang sabi ni Sendo sa kanya sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ni Ryota ang bola at dinadala niya na ito papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ng playing coach ng dawan. Mga kasama, tayo ulit ang sa ofensa. At ngayon, dadagdagan na natin ang kalamahan sa dawan. Hindi na tayo pwedeng ma-stealan pa nila. Kaya naman, humanda na kayo mga kasama. Dahil isang siguradong puntos ang gagawin natin dito. Yan ang sigaw ni Ryota. Sige lang Miyagi, gawin nyo lang ang lahat ng magagawa nyo. At subukan nyo kaming tambakan kung makakaya nyo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Na pinapasarap lang namin ang laban na ito. Pero hindi namin ibibigay sa inyo ang kampiyonato sa ligang ito. Dahil sa amin mapupunta yon. Yan naman ang sabi ng playing coach ng dawa na sobrang higpit ang pagbabantay kay Ryota. Habang si Ryota naman ay biglang umatake ng sobrang bilis sa depensa ng playing coach ng dawan. Subalit, laking gulat ni Ryota dahil biglang natapik ng playing coach ng dawan ang bola sa kamay nito at tumama ito sa paano ni Ryota at tuluyan ang tumirabon sa labas ng court. Naku po, tumama sa aking mga paa ang bola. Sana naman hindi ito nakita ng referee. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na biglang pumito ang referee. Outside! Sa dawan ang bola! Last touch! Number 7! Shogo! Yan ang sigaw ng referee na ikinatuwa talaga ng ibang manalaro ng dawan. Nice one coach! Ang ganda ng depensa na ginawa mo! Ngayon, sa atin na naman ang posisyon at sa pagkakataon na ito,
Siguraduhin nyo na makakapuntos kayo. Kailangan hindi na nila tayo magawang pigilan pa para tayo na magpatakbo ng laban na ito. 1 minuto at 30 segundo na lang ang natitira para sa huling yugto na ito. Kaya naman, kailangan masigurado na natin ang pagkapanalo dito. Yan ang sigaw ng ibang malalaro ng dawan. Sa kabilang banda naman, hawak na ng dawan ang bola at tinadala na ito ng playing coach ng dawan papunta sa kanilang basket. Habang pinapantayan ito ng maigpit ni Ryota, kailangan namin makapuntos para may balik sa amin ang kalamangan. Subalit, ang pinaka-inaalala ko ay si Sawakita. Baka bumagsak ito at hindi makapag-focus sa laro dahil sa ginawang pagharang sa kanya nitong si Hanamichi. Ah, alam ko na ang gagawin ko kung paano maibabalik ni Sawakita ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Yan ang sabi ng playing coach ng dawan sa kanyang sarili. Sabay tinawag nito si Sawakita. Sawakita, ito na ang pagkakataon mo para makabawi. Ngayon, ang posisyon na ito ay ibibigay lang namin para sa'yo. At bilang captain nyo, pinapayagan kita na gawin ang lahat para sa posisyon na ito. Yan ang sabi ng playing coach ng dawan sabay pasa ng bola papunta kay Sawakita. At dito na nagtatapos ang chapter 268 ng High School League.